pare-pareho tayong naniniwala kay Kristo. So kung pare-pareho tayong maniniwala talaga at itatapos priority si Kristo, si Kristo na nagsabing, ibigin mo kahit ang kaaway mo. Nako, hindi tayo mahihirapang irespeto ang ating kapwa-tao. Siguradong magkakaisa at magkakaisa tayo. Eh, hindi ganun eh. Kasi ang pinaiiral, hindi ang pinakamahalaga ang Diyos. Hindi ang pinakamabuti ang Diyos. Kundi ang sarili. Ang sariling Diyos-Diyosan sa sarili. Ayan, anong nangyayari? Ayan! Mas lalong nadidivide ang ating bayan. Mas lalong nagkakawatak-watakas ang Kristiyanuhan. May mga dating magkakampi, ngayon magkakalaman. May nawawasak na tahanan. May nasisirang mga pagkakaibigan at nakalulungkot yan. Pero ang tip ko, sapagkat madalas nangyayari yan, at kung wala na talaga tayong magagawa para solusyonan yan, kung hindi na talaga tayo magkakaisa, ang tip ko, kung ikaw yung nasa sa tama, kung ikaw yung talagang nagpapahalaga sa Diyos, kung ikaw yung talagang nagpapahalaga sa bayang ito, kung ikaw yung talagang nagpapahalaga sa pagiging magkaibigan ninyo, sa samahan ninyo, kung ikaw yung talagang nagpapahalaga sa pamilya ninyo, stick to it. Stick to it. Huwag kang pangihinaan ang kalooban. Diyan ka lang ha. Huwag kang papakabila. Kung nasa tama ka, diyan ka na lang. Huwag kang pangihinaan ang kalooban. Kahit papatuloy na ma-divide ang bayan, yes, nakalulungkot yan. Kahit pa patuloy na masira ang pagkakaibigan, yes, nakalulungkot yan. Kahit pa patuloy na mawasak ang inyong pamilya, yes, nakalulungkot yan. Pero ang importante, hindi ikaw, kundi ang iba ang may kasalanan. Sa gayon, wala kang pagsisisihan. Ang mahalaga, you fought until the end for unity. You fought until the end for pinakamahalaga at pinakamabuti at hindi yung para lang sa iyong sarili. You see, in every relationship, in every friendship, in every team, sabi nga natin, it takes two to tango. Diba? So dapat dalawang nagmamahal, dalawang grupo, dapat dalawa yan eh. Pero sa palagay ko, in every broken dream, in every disunity, in every failed relationship, it doesn't take two. Usually isa lang. Bumibigay lang yung isa kapag ayaw na talaga nung isa. Ay, intindihan niyo po ba? Siguraduhin mo na hindi ikaw yung unang bibigay. Siguraduhin mo na hindi ikaw ang mag-iisip ng para lang sa sarili mo. Siguraduhin mo na hindi ikaw ang mali. Siguraduhin mo na hindi ikaw ang selfish upang hindi ka magsisi at hindi rin masisi sa huli. Nag-aaway-aaway ang mga anak mo. Siyempre, bilang ina, bilang ama, mamahalin mo pa rin ang lahat ng anak mo. Kahit yung pasakit ulo. Pero, sa lahat ng anak mo yan, huwag mong kakalimutan, yung anak mo nagtiis sa ibang mga anak mo, yung anak mo na nagbigay at nagpasensya sa ibang mga anak mo, yung anak mo na nilululun ang kanyang pride, mapagkaisa lamang silang magkakapatid para sa iyo. Kahit magkawatak-watak pang mga yan, tama, lahat yan, mahalin mo, pero bigyan mo ng espesyal at natatanging pagkilala ang anak mo na iba sa ibang mga pasaway na anak mo. Nagkahiwalay ang magulang mo, sige, pareho mong igalang yan ha, pareho mong mahalin yan, pareho mong respeto yan. Pero sa dalawang yan, huwag mong kakalimutan yung magulang mo na hanggang sa huli pinakipaglaban para mabuo lamang kayo. Kaya lang ayaw na talaga nung isa. So pareho mo silang igalang at mahalin at respeto, pero huwag mong kakalimutan yung nanay mo o yung tatay mo na ninindigan hanggang sa huli pinakipaglaban para mabuo kayo. Sapagkat ang mga taong yan ay hindi lamang totoong mabubuting tao. Ang mga taong yan ay totoong pagmamahal at malasakit sa iyo. Lagay natin ang ating kanta.